Malakas ba 3060 Ti Lodge yung GPU ko? Kaya po kaya ang MK11 sa Ryzen 5 4600G 16GB RAM? Ryzen 3 sulit na ka-reveal. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? Jomik Sul here. Ang may pinakamalakas na threat sa buong kalawakan. At yun ang ano mga ka-reveal. Ryzen 3, sulit. Gano'n ba siya kasulit yung Ryzen 3, no, mga kabil? Yan ang isa sa pag-usapan natin. At Ryzen 5 4600G, kaya ba Mortal Kombat 11? Yan. At yung RTX 3060 Ti na GPU ni Karibil, malakas na ba yun? Yun. Yan ang mga pag-uusapan natin, no, mga kabil. At magbabasa pa ako ng mga sa Karibil question nyo pag may time pa, no, mga kabil. Okay, gawin natin yun agad-agad. Let's go! At yun na nga ng mga ka-rebels, sabi ni ka-rebel Jappy, Ryzen 3 sulit na ka-rebel. Okay. So ang Ryzen 3, tingnan natin kung gaano siya kasulit. Okay. Kung ano yung mga games na kaya niya. So ang titignan natin na Ryzen 3, ay yung pang computer siya po, piso net, no, mga ka-rebel, yung Ryzen 3 3200G. Okay, tingnan natin yan. Kung ano yung specs ng Ryzen 3 3200G at ano yung mga games na pwede sa kanya. Okay, punta tayo sa PC. Pakita ko. Let's go. At yun ang ano mga kabil, AMD Ryzen 3 3200G, 4-core sport thread, 65W, 3.6GHz, frequency, 4GHz, boost. Okay, may integrated graphics to, mga kabil. Radeon Vega 8. Ayos. 4-core sport thread niya. Ayan. 65W. Ito yung specs niya, ano, mga kabil. Ayan, ha. Medyo mabigay yung integrated graphics. Ano ba mga games ang pwede rito, no, mga ka-rebel? Tingnan natin. Which games can Ryzen 3 3200G run? 12 popular games tested in Ryzen 3 3200G Vega 8 and 16GB RAM in 2023 gaming benchmark. Valorant, Genshin Impact, Apex Legends, Spider-Man, Miles Morales, Uncharted 4, GTA 5, CSGO, Call of Duty, Warzone, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Chapter 4, Overwatch. Grabe. Grabe kasulit si Ryzen 3 3200G. 4-core sport threads. May integrated graphics na Radeon Vega 8. Grabe yung mga ano niya. Compatible na games. Valorant, CSGO, Call of Duty Warzone. Alam niyo, pag kinaya yung Call of Duty Warzone ng isang processor ng integrated graphics like Ryzen 3 3200G, sulit, no? Fortnite, kaya niya rin. Apex Legends, kaya niya rin. Overwatch, taas-taas, no? Tapos, yung Red Dead Redemption 2, kaya niya rin. Unbelievable, no? Mga ka-reveal, yung Ryzen 3 3200G, sulit para sa akin, no, mga ka-reveal. Kasi yung mga matataas na laro, eh kaya niya. Eh talaga sulit yun, no? Kasi magkano yung Ryzen 3 3200G, 4K yan eh, 4,000 pesos. Yung motherboard, 4K din. Yung Asus A520, 8K. Tapos sa RAM, 1K, mga ganun, 9. Pag bumuha lang isang PC build ng Ryzen 3 3200G, 15K mga gasos mo dyan, kulang-kulang eh, no? Depende kasi sa monitor yan, kung ilan yung GB ng RAM mo, ilan size, I mean, ilan din yung size ng storage mo. Okay, pero kulang 15K Ryzen 3 3200G, pero sulit, no? Grabe, halos lahat ng patok na nilalaro sa computer sa PCnet, kaya niya. Okay, yung Roblox, Crossfire, wala yan. Mani-mani lang sa kanya yan. Kasi kaya niya yung Valorant eh. Valorant, mataas na yan. So yung Firelight 84, kaya niya rin. Bakit? Kasi kaya niya yung Fortnite. Naku po. Apex Legends. Red Dead Redemption 2. Spider-Man Miles Morales. Kaya niya rin. Grabe. Tapos yung Uncharted 4. Kaya niya rin. Grabe. Okay. Talagang unbelievable. De, talagang sulit na makarabil yung Ryzen 3 3200G. Kaya kahit di mo na kayo mag-Ryzen 5 5600G. Kasi mahal na Ryzen 5 5600G. 7K. 3K yung difference na price niya sa Ryzen 3 3200G sa processor.
Pero pag nag-Ryzen 5 5700G kayo, di rin kayo magsisisi. Kasi kung Ryzen 3200G, kinaya niya yung mga yon, mas kakayanin niya sa Ryzen 5 5600G. Grabe pala yung mga AMD processor na yan, yung mga Ryzen na yan. Okay, kaya yung Ryzen 3, lalo na yung Ryzen 3200G, sulit talaga yan, Caribbean. Pag yan ang nailagay mo sa computer sa PC unit mo, nakita mo naman, Spider-Man Miles Morales, kinaya niya, taas sa system requirements noon. Yung Uncharted 4, mataas din system requirements noon. GTA 5, tapos yung Red Dead Redemption 2, nakong tataas ng mga games na yan eh. Tataas system requirements, kayang-kaya ng Ryzen 3200G. Kaya talagang sulit yung AMD Ryzen 3200G pag yan ang nilagay niya sa computer sa PC na gumagawa. Ay, yan! Okay, hihabol ko lang ha. Yung Ryzen 3200G dapat naka 16GB RAM. Ito pa yung pwedeng malaro. A Plague Tale, Requiem, Assassin's Creed, Valhalla, grabe. Battlefield 2042, Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, FIFA 28, Forza Horizon 5, God of War, Gotham Knights, grabe no. Marvel Spider-Man Remastered, ang tataas. The Callisto Protocol, Rainbow Six Siege, Resident Evil Village, The Witcher 3 Next Gen, Uncharted, The Lost Legacy, Valorant. Ayun. Ryzen 3200G specs. Ito, sinerge ko to. Tapos, APU, Radeon Vega 8, 2GB. Yun na nga yung integrated graphics ang ginamit. Kaya talaga, no, mga ka-reveal, sulit talaga yung Ryzen 3200G talaga pag nilagay nyo sa computer, sa PC unit nila. Okay? Yan. At yun na nga, no, mga ka-reveal, ka-reveal, Goofy. Jomny Castuluan, at Jomny Castuluan, kaya po kayang MK11 sa Ryzen 5 4600G 16GB RAM or Mortal Kombat 11. Okay. Tingin ko kaya. Kasi Ryzen 3200G, kinaya niyo yung mga matataas eh. Yung pakayang Ryzen 5 4600G na naka 16GB RAM. Pero, titignan pa rin natin sa PC yan. No? Tignan mo natin specs sa Ryzen 5 4600G, tapos tignan natin kung kaya niyo yung Mortal Kombat 11. Punta tayo sa PC, let's go. Yan nga na mga kabil, AMD Ryzen 5 4600G, 6 cores, 12 threads, 65 watts, 3.7GHz frequency, 4.2GHz boost. Meron ito integrated graphics na Radeon Vega 7. 6 cores per threads. So, kaya nyo ba yung Mortal Kombat 11, no, mga ka-reveal? Tingnan natin. Tingnan muna natin yung mga pwede na game sa kanya. Yan, no, Fortnite, Apex Legends, League of Legends, GTA 5, Genshin Impact. Okay, meron pa akong na-search. Ryzen 5 4600G gamit yung Vega 7. Okay, ito yung mga pwedeng 16GB lang. Yung mga pwedeng laro sa kanya. Parang sa Ryzen 3200G din. A Plague Tale, Requiem, Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Warzone, CSGO, The Witcher 3, Wild Hunt, Next Gen, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, PUBG, Overwatch 2, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Grand Theft Auto 5 or GTA 5, God of War, Forza Horizon 5, Fortnite, Valorant, Watch Dogs Legion, Elden Ring, Dying Light 2, Staying Human, Cyberpunk 2077, Battlefield 2042, Far Cry 6, Uncharted 4. Tapos pinasearch ako dito, no, ka-reveal. Ayan, oh, gameplay ng Mortal Kombat, di ko na mapakita. Ayan, oh. Pero low settings. Ayan. Kasi mataas din system requirements na ano eh. Mortal Kombat eh. FPS kulang 50. Okay. Pero gumana, no? Gumana yung Mortal Kombat 11 sa Ryzen 5 4600G. Okay. Pero tingin ko gagana yan kasi nga ang daming pwede sa kanya. Dito mo yung Call of Duty Warzone, mataas yan. Tapos Forza Horizon 5, mataas. Overwatch 2, mataas din yan. Kalinya ng Mortal Kombat 11 yan. O mas mataas pa nga eh. Lalo na yung Miles Morales, Marvel Spider-Man, Overwatch 2. Kaya talagang gagana yung Mortal Kombat 11 sa Ryzen 5 4600G. Okay? Kasi nga,
yung matataas, Cyberpunk, matataas yan. Dying Light 2. Yung mga yung gumana, eh, what for pa na hindi gagana yung Mortal Kombat 11. Okay, so gagana ka, Bill. Or kaya yung Mortal Kombat 11 sa Ryzen 5 4600 G16 GB. Okay? Pero mas maganda i-try mo, no, Kalibil? Pero low settings yung nakita ko eh. Pero ang ano doon, kaya naman ng Ryzen 5 4600G yung Mortal Kombat 11. Okay, Kalibil? Yan. At yun ang ano, mga Kalibil, si Kalibil Lester. Malakas ba 3060 Ti Lodge yung GPU ko? Okay? Malakas yan. Walang duda. Pero tingnan natin specs ng 3060 Ti. At ano yung mga kaya niyang application or games. Okay? Pero sinasabi ko, malakas yung Kalibil. GTX 1050 Ti nga, eh, malakas na para sa akin yung pang 3060 Ti. Kaya tignan natin yung specs niyang 3060 Ti dito sa PC. Punta tayo sa PC, let's go. At yun nga na mga Kalibil, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, yan, no? 8GB, DDR6, 256-bit, grabe, hindi pa ba malakas yan? Yun nga lang, medyo mataas din sa power consumption yan. Pero, ang tatanong mo kung malakas yan, eh, walang duda, malakas yan, no, Kalibil? Anong mga games na pwede dyan? Processor, ha? Kung ano yung processor na imamatch mo kay 3060 Ti. Pero, alam ko, Ryzen 5, eh. 5600, pwede, no? Okay, Kalibil, pwede yung processor dyan. Ryzen 5 5600G o Ryzen 7 5700G. Pwede yung sinasabi ko. Okay. Pero, siyempre, may 3060 Ti na kayo, bilhin nyo ng GPU, ay processor, yung walang integrated graphics, okay? Okay, ito yung mga pwedeng games sa RTX 3060 Ti, Grand Theft Auto 5, automatic yan, PUBG, Call of Duty Warzone, Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, Dirt 5, Mafia, Definitive Edition, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Back 4 Blood, Days Gone, Hitman 3, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, God of War, Ghost War Tokyo, Dying Light 2, Elden Ring, Smite Elite 4, Sniper Elite 4, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, A Plague Tale Requiem, Call of Duty Modern Warfare 2, Need for Speed, Unbound, The Callisto Protocol, The Witcher 3, Next Gen. Sa totoo lang, halos lahat naman ng games kaya niya. Fantastic kasi nito eh. No, Kalibil? Kasi 8GB to, DDR6 pa. Di ba? Tapos mamatch mo pa ng processor na Ryzen 7 5700G or yung walang integrated graphics or Ryzen 5 5600G. Okay? So, Kalibil, tinatanong mo kung malakas ba 3060 Ti na GPU mo, o naman, walang duda, no, Kalibil? Lalo sa lahat ng games, kayang-kaya niya, Kalibil. Okay, yan. Okay, mga Kalibil, simulan na aking sasagutin, no, kung sulit ba ang Ryzen 3. Okay, sulit na sulit. Okay, lalo na yung Ryzen 3 3200G. Sulit na sulit yan pag yan ang nilagay niyo sa computer sa PCnet niyo. Bakit? Kaya lo slot ng games, kaya ng Ryzen 3 3200G. Yung mga malalakas o matataas na, medyo matataas na games, hindi lang medyo, matataas talaga para sa akin na games yun eh. Fortnite, Apex, kaya niya. Spider-Man, Miles Morales, The Mastered, kaya niya. Grabe, no? So, pag kinaya niya mga games na ganun, para sa akin, sulit yung processor na ganun, na may integrated graphics, yung Ryzen 3 3200G, Kalibil. Okay? Tapos, mga Kalibil, Ryzen 5 4600G, kaya ba yung Mortal Kombat 11? Okay, na-search ko, kaya niya low settings. Pero tingin ko, kaya niya eh. Kasi yung Ryzen 3 nga, 3200G, kinaya yung mga ganung ano, games eh. Like Mortal Kombat 11, yung Ryzen 5 4600G. Tingin ko, kaya, no, Kalibil. Pero na-search ko naman, kaya. Okay, tapos yung RTX 3060 Ti, malakas ba? Yes, walang duda. Itong ang ano, 1050 Ti, eh, malakas na para sa akin. Yung 3060 Ti pa yan, okay? So, yung 3060 Ti, halos lahat ng games, kaya niya rin, no? Mamatcham mo pa ng Ryzen 7 5700 na proseso, Ryzen 5 5700. Yari na, finish niya talagang halos lahat ng games.
kaya niya. Okay, simula ka sa sagutan ng mga labilang natin na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and please share. Please subscribe. Click nyo na rin bell button. Kameme. Ha! Raygun, I'm Wolverine. Para updated kayo pang may bago upload tayong video ko sa muli, mga labil. God bless you nga at boss. Let bye. Oh, yeah. Bawang ng headset.